Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel nito, paki-subscribe na po. Paki-click na rin po ang notification bell. Maraming salamat! Tanong ko sa inyo mga kaibigan, ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Ito ang sagot. Ang pangyayari nito na karaniwan ding tinutukoy na katapusan ng sanlibutan ay inilarawan sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. Datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang hangganan ng mga pangyayari sa kasaysayan na tinatawag na araw ng Panginoon ay ang panahon kung kailan tatapusin ng Diyos ang kasaysayan ng tao upang hukuman ang lahat. Sa panahong ito, ang lahat ng nilikha ng Diyos, maging ang mga langit at lupa, ayon sa Genesis chapter 1 verse 1, ay kanyang gugunawin. Ang panahon kung kailan ito magaganap, ayon sa nakararaming scholar ng Biblia, ay sa katapusan ng 1,000 taon ng paghahari ni Jesus sa lupa na tinatawag na millennium. Sa loob ng 1,000 taon, maghahari si Jesus sa lupa sa Jerusalem at uupo sa trono ni David ayon sa Lucas chapter 1 verse 32 to 33. At maghahari ng may kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal ayon sa pahayag chapter 19 verse 15. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas at muling tatalunin at itatapon sa lawang apoy ayon sa pahayag chapter 20 verse 7 to 10. At pagkatapos ng huling paghukom ng Diyos, mangyayari ang katapusan ng mundo na inilarawan sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. May ilang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito. Una, ito ay pandaigdigang lawak. Ang mga langit ay tumutukoy sa pisikal na kalawakan na gugunawin sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog. Posibleng sa pamamagitan ng isang atomic o nuclear na reaction na tutunaw sa lahat ng nalalaman nating material sa buong kalawakan. Ang lahat ng bagay sa kalawakan ay matutunaw sa matinding init. 2 Pedro chapter 3 verse 12. Ito ay isa ring napakaingay na pangyayari na inilarawan sa iba't ibang sali ng Biblia bilang atungal sa NIV. Malakas na ugong in King James Version, malakas na ingay in CEV, at isang nakabibinging pagsabok according to AMP. Walang duda kung ano ang mangyayari. Makikita at maririnig ng mga tao ang pangyayari ito kung kailan. Ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Pagkatapos muling gagawa ang Diyos ng isang bagong langit at bagong lupa. According to Pahayag chapter 21 verse 2, kung saan naroon ang bagong Jerusalem in verse 2. Ang sentrong siyudad ng langit, isang lugar ng perpektong kabanalan ng bababa mula sa langit patungo sa bagong lupa. Ito ang siyudad kung saan titira ang mga hinirang magpakailanman. Ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero sa pahayag chapter 13 verse 8. Tinukoy ni Pedro ang bagong langit at lupang ito na bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran according to chapter 2 of Peter verse 3. 2 Peter chapter 3 verse 13. Maaring ang pinakamahalagang aspeto sa paglalarawan ni Pedro
sa araw na iyon ay ang kanyang pangungusap sa mga talatang 11 hanggang 12. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Alam ng mga Kristiyano ang mangyayari sa hinarap at dapat tayong mamuhay sa isang paraan na nasasalamin sa ating buhay ang ating pag-unawa tungkol sa bagay nito. Ang buhay na ito ay lilipas at ang dapat nating higit na pagtuunan ng pansin ay ang paparating na bagong langit at ang bagong lupa. Ang ating banal at makadiyos na pamumuhay ay dapat na magsilbing patutuo sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating tagapagligtas at dapat nating ibahagi sa iba ang tungkol sa Panginoong Hesukristo upang makataka sila sa nakapangingilabot na hantungan ng mga taong tumatanggi sa katotohanan. Naghihintay tayo ng mga buong pananabik para sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa ating darating ng puot ng Diyos. Siya ay si Jesus, ang nag-iisang Diyos. In 1 Thessalonica chapter 1 verse 10. Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Alamin kung paano. Makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Lalo na mga kaibigan, andito tayo ngayon sa panahong ito. Year 2020. Maraming pangyayari sa ating mundo ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Noong January, sumabog ang bulkang Taal. Maraming namamatay. Merong lindol na nangyayari sa ating mundo. Kahit saan, mga kaibigan. Giyera sa iba't ibang bansa. Gutom. Araw-araw may namamatay. Merong mga issues, malalaking issues, corruptions, patayan, rape. Sobrang daming, mga kaibigan. At ngayon, hindi lang tayo nag-iisa na nakaranas sa ganitong pandemic, ang COVID-19, mga kapatid. Kaya kailangan nating magbago. Kailangan nating tumawag sa ating Panginoon. Magsisi tayo, mga kaibigan. Basahin natin ang 1 Peter or Acts chapter 2 verse 30. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. That is a command and we need to obey. That is a perfect plan of salvation, mga kaibigan. We must obey. We must act para mailigtas natin ang ating kaluluwa. Papalapit na ang katapusan ng mundo, mga kaibigan. Papalapit na si Jesus bumalik dito sa lupa. Handa ka na ba? Ito ang tanong. Handa ka na ba? Tanungin natin ang ating sarili. Handa na ba ako? Baka hindi pa, mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang, basahin natin ang Bibliya. Kailangan mong manalangin. Kailangan mong magsisi. Mag-message ka lang sa video na ito. After you watching this video, mag-message ka sa akin para matutunan mo at malalaman mo ang iba't ibang paraan kung paano mailigtas ang iyong buhay, paano mailigtas ang iyong kaluluwa. Hindi lang iyong kaluluwa, kundi ang iyong mga kapatid, iyong pamilya, mga kaibigan.
hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel nito, paki-subscribe na po. Paki-click na rin po ang notification bell. Maraming salamat! Tanong ko sa inyo mga kaibigan, ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Ito ang sagot. Ang pangyayaring ito na karaniwan ding tinutukoy na katapusan ng sanlibutan ay inilarawan sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. Datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangtalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking pugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang hangganan ng mga pangyayari sa kasaysayan na tinatawag na araw ng Panginoon ay ang panahon kung kailan tatapusin ng Diyos ang kasaysayan ng tao upang hukuman ang lahat. Sa panahong ito, ang lahat ng nilikha ng Diyos, maging ang mga langit at lupa, ayon sa Genesis chapter 1 verse 1, ay kanyang gugunawin. Ang panahon kung kailan ito magaganap, ayon sa nakararaming scholar ng Biblia, ay sa katapusan ng 1,000 taon ng paghahari ni Jesus sa lupa na tinatawag na millennium. Sa loob ng 1,000 taon, maghahari si Jesus sa lupa sa Jerusalem at uupo sa trono ni David, ayon sa Lucas chapter 1 verse 32 to 33. At maghahari ng may kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal, ayon sa pahayag chapter 19 verse 15. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas at muling tatalunin at itatapon sa lawang apoy, ayon sa pahayag chapter 20 verse 7 to 10. At pagkatapos ng huling paghukom ng Diyos, mangyayari ang katapusan ng mundo na inilarawan sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. May ilang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito. Una, ito ay pandaigdigang lawak. Ang mga langit ay tumutukoy sa pisikal na kalawakan na gugunawin sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog. Posibleng sa pamamagitan ng isang atomic o nuclear na reaction na tutunaw sa lahat ng nalalaman nating material sa buong kalawakan. Ang lahat ng bagay sa kalawakan ay matutunaw sa matinding init. 2 Pedro chapter 3 verse 12. Ito ay isa ring napakaingay na pangyayari na inilarawan sa iba't ibang salin ng Biblia bilang atungal sa NIV, malakas na ugong in King James Version, malakas na ingay in CEV, at isang nakabibinging pagsabok according to AMP. Walang duda kung ano ang mangyayari. Makikita at maririnig ng mga tao ang pangyayari ito kung kailan. Ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Pagkatapos muling gagawa ang Diyos ng isang bagong langit at bagong lupa, according to Pahayag chapter 21 verse 2, kung saan naroon ang bagong Jerusalem in verse 2. Ang sentrong siyudad ng langit, isang lugar ng perpektong kabanalan ng bababa mula sa langit patungo sa bagong lupa. Ito ang siyudad kung saan titira ang mga inirang magpakailanman. Ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero sa Pahayag chapter 13 verse 8. Tinukoy ni Pedro ang bagong langit at lupang ito na bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. According to chapter 2 of Peter verse 3. 2 Peter chapter 3 verse 13.
Maaring ang pinakamahalagang aspeto sa paglalarawan ni Pedro sa araw na iyon ay ang kanyang pangungusap sa mga talatang 11 hanggang 12. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Alam ng mga Kristiyano ang mangyayari sa hinarap at dapat tayong mamuhay sa isang paraan na nasasalamin sa ating buhay ang ating pag-unawa tungkol sa bagay nito. Ang buhay nito ay lilipas at ang dapat nating higit na pagtuunan ng pansin ay ang paparating na bagong langit at ang bagong lupa. Ang ating banal at makadiyos na pamumuhay ay dapat na magsilbing patutuo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating tagapagligtas at dapat nating ibahagi sa iba ang tungkol sa Panginoong Hesukristo upang makataka sila sa nakapangingilabot na hantungan ng mga taong tumatanggi sa katotohanan. Naghihintay tayo ng mga buong pananabik para sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa ating darating ng puot ng Diyos. Siya ay si Jesus, ang nag-iisang Diyos. In 1 Thessalonica chapter 1 verse 10. Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Alamin kung paano. Makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Lalo na mga kaibigan, andito tayo ngayon sa panahong ito. Year 2020. Maraming pangyayari sa ating mundo ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Noong January, sumabog ang bulkang Taal. Maraming namamatay. Merong lindol na nangyayari sa ating mundo. Kahit saan, mga kaibigan. Giyera sa iba't ibang bansa. Gutom. Araw-araw may namamatay. Merong mga issues, malalaking issues, corruptions, patayan, rape, sobrang dami, mga kaibigan. At ngayon, hindi lang tayo nag-iisa na nakaranas sa ganitong pandemic, ang COVID-19, mga kapatid. Kaya kailangan nating magbago. Kailangan nating tumawag sa ating Panginoon. Magsisi tayo, mga kaibigan. Basahin natin ang 1 Peter or Acts chapter 2 verse 30. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. That is a command and we need to obey. That is a perfect plan of salvation, mga kaibigan. We must obey. We must act para mailigtas natin ang ating kaluluwa. Papalapit na ang katapusan ng mundo, mga kaibigan. Papalapit na si Jesus. Bumalik dito sa lupa. Handa ka na ba? Ito ang tanong. Handa ka na ba? Tanungin natin ang ating sarili. Handa na ba ako? Baka hindi pa, mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang, basahin natin ang Biblia. Kailangan mong manalangin. Kailangan mong magsisi. Mag-message ka lang sa video na ito. After you watching this video, mag-message ka sa akin. Para matutunan mo at malalaman mo ang iba't ibang paraan kung paano mailigtas ang iyong buhay, paano mailigtas ang iyong kaluluwa. Hindi lang iyong kaluluwa, kundi ang
iyong mga kapatid, iyong pamilya, mga kaibigan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel nito, paki-subscribe na po. Paki-click na rin po ang notification bell. Maraming salamat! Tanong ko sa inyo, mga kaibigan. Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo? Ito ang sagot. Ang pangyayaring ito na karaniwan ding tinutukoy na katapusan ng sanlibutan ay inilarawan sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. Datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang hangganan ng mga pangyayari sa kasaysayan na tinatawag na araw ng Panginoon ay ang panahon kung kailan tatapusin ng Diyos ang kasaysayan ng tao upang hukuman ang lahat. Sa panahong ito, ang lahat ng nilikha ng Diyos maging ang mga langit at lupa ayon sa Genesis chapter 1 verse 1 ay kanyang gugunawin. Ang panahon kung kailan ito magaganap ayon sa nakararaming iskolar ng Biblia ay sa katapusan ng 1,000 taon ng paghahari ni Jesus sa lupa na tinatawag na millennium. Sa loob ng 1,000 taon, maghahari si Jesus sa lupa sa Jerusalem at uupo sa trono ni David ayon sa Lucas chapter 1 verse 32-33. At maghahari ng may kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal ayon sa pahayag chapter 19 verse 15. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas at muling tatalunin at itatapon sa lawang apoy ayon sa pahayag chapter 20 verse 7-10. At pagkatapos ng huling paghukom ng Diyos, mangyayari ang katapusan ng mundo na inilarawan sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. May ilang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito. Una, ito ay pandaigdigang lawak. Ang mga langit ay tumutukoy sa pisikal na kalawakan na gugunawin sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog. Posibleng sa pamamagitan ng isang atomic o nuclear na reaction na tutunaw sa lahat ng nalalaman nating material sa buong kalawakan. Ang lahat ng bagay sa kalawakan ay matutunaw sa matinding init. 2 Pedro chapter 3 verse 12. Ito ay isa ring napakaingay na pangyayari na inilarawan sa iba't ibang sali ng Biblia bilang atungal sa NIV, malakas na ugong in King James Version, malakas na ingay in CEV, at isang nakabibinging pagsabok according to